Yo, what's up, guys? This is Hip Hop Mentality. In this video, pag-uusapan natin ang pagpapasalamat ni Andrew E. kay Enigma, ang planong pag-unmask ni Balasuba sa Philippine Rap Olympics, at ang suporta ng mga rapper kay Andrew E. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, abay mag-subscribe ka na. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos na related to Pinoy Hip Hop. Huwag niyo na rin kalimutang bisitahin ang official Facebook page ng Hip Hop Mentality. Matapos sabihin ni Andrew E. na hindi siya minahal ng hip-hop, ay bumuhos agad ang suporta sa kanya. Lalong-lalo na sa mga ultimate fan ng Dunggalo. Nag-abot din ang suporta si Estranjero sa kanya. Ayon sa kanyang post, quote, "Kung wala kang respeto o pagmamahal kay Andrew E., tangina mo period, wala na tayong dapat pag-usapan," unquote. Nag-posting si Sixthreat bilang suporta kay Andrew E. Ayon sa kanyang post, quote, "Hindi ako minahal ng hip-hop. Tell me if this did not humble you," unquote. Nag-post din si Ace Vibes sa kanyang official Facebook page. Ayon sa kanyang Facebook post, quote, "Sir, minamahal ka po ng hip-hop. Walang rapper na hindi rin may respeto sa'yo. Siguro dahil na lang din sa mga alaga mo, kaya ka nadadawit," unquote. At kami dito sa Hip Hop Mentality, taos puso kaming rin may respeto sa'yo, Sir Andrew E., isa sa nagtaguyod ng Pinoy rap dito sa Pilipinas. Ikaw, anong opinion mo sa usaping ito? Comment yun na lang sa comment section para ating mapag-usapan dahil gusto ko rin malaman ang inyong mga opinion. Sa darating na February 6, magaganap ang next event ng Philippine Rap Olympics kung saan ilan sa mga participants ay yung mga bagong pasok sa Dunggalo Records. Kabilang na ang 3 Digits, si Balasubas at iba pa. At kinumpirma ito ni Sixthreat sa pamamagitan ng kanyang official Facebook post. Ayon sa kanyang post, quote, hashtag Pro2021, wasakan tayo ng stage. Nag-post din si Sixthreat sa kanyang official Facebook page. Ayon sa kanyang post, quote, halos isang taon din ako hindi pinahawak ng mikropono nitong COVID. Babawian kita dito, sabay share sa kanyang official Facebook account post. At ito, nag-post si Balasuba sa kanyang official Facebook page. Ayon sa kanyang post, quote, hindi ako makakapag-perform ng nakamaskara. Kaya alam nyo na, let's go! Maraming salamat po sa napakalaking pagkakataon, Kuya Andrew E., unquote. Sa post pa lang na ito ay alam mo na re-reveal na ni Balasubas ang kanyang tunay na katauhan. Ikaw, anong opinion mo sa usaping ito? I-comment nyo na lang sa comment section para ating mapag-usapan dahil gusto ko rin malaman ang inyong mga opinion. At ito, nang tinanong si Andrew E. sa kanyang interview kung bakit bumulusok ang iba't ibang uri ng rapper, ay ibinigay niya agad ang credit sa Flip Top at pinasalamatan niya si Enigma. Narito ang kaunting clip sa interview ni Andrew E. Yun na kasi ang dami na naglalabasa ng mga rappers. Kasi biglang ano eh, nagtaka nga ako eh, mga last 3 years or 4 years ago, parang biglang pumutok. Oo, biglang pumutok yung mga iba't ibang mga rappers na nagkaroon ng issue, Sir Andrew, 'di ba, yung ano, parang na maraming natamaan doon sa kanta niyo na Tamang Tama. Ano po yung masasabi niyo doon? Ganito, huwag kayong ma-offend pag naging tapat ako sa inyo. Yes, okay. Opo. Tatapatin ko yan. At huwag din yung mga nanonood sa inyo, huwag din kayong masasaktan pag naging honest ako sa inyo. Okay? Of course, and, yeah. Sige. In fact, I don't wanna say this, but, you know, baka kasi pati yung mga kumahanga sa akin, masaktan din. Ayoko nun. But believe me, I really do wanna hurt you because I wanna be honest to you. Okay? Okay, here's the deal. Here's the deal. Kaya bumulusok at dumami ang mga rapper. Sabi mo, 3 years ago, Joban. 3 years ago, or 4 years ago. Yeah. Honestly, it was not because of me. It was because of Enigma. Enigma of Flip Top. Flip Top. Siya ang nagbigay ng maraming bahay na pasukan at tirahan sa mga rapper na nangangarap maging rapper, maging popular. Yeah. It was not me. Okay? Kasi kung sasabihin kong ako, magsisinungaling ako sa inyong lahat ngayon. Hindi ako. Si Enigma. But then again, nandahil doon, pinasasalamatan ko siya. And I do appreciate Enigma for what he did 10 years ago, 9 years ago, 7, 6, 5, na pinapular niya at ginawa niya popular ang Flip Top. At yes, napakaraming tao or napakaraming kabataan ang nahumaling doon sa uri ng Flip Top na meron siya. Kaya doon, thank you.
But with me, syempre, aaminin ko again na, you know, hindi man malambot sa kamay, kundi matinik sa kamay, na aaminin ko na yung ginagawa ko before, that was 30 years ago. Yeah. That was 20 years ago. Take a look, humanap ka ng pangit was 30 years ago. Yeah. Banyo Queen was 20 years ago. And plus, Clubzilla was, you know, in fact, na-award ako ni Kuya Jeff na... PMPC, 2010 yan. As PMPC, the best album of the year. Best album of 2010, PMPC. It was even 10 years ago. So wala akong pwedeng ipagmalaking poster sa inyo na 5 years ago may nagawa ako, 6 years ago, 4 years ago, 3 years ago. Wala. So, ano ang aking stand doon? It's because dumami ang rapper dahil di sa flip top. Dumami yun. And I'm happy to say that I has to admit that. Ang akin lang is, nahuhumaling, baba ma? Nahuhumaling or nahihilig sa rap music. Naingganyo. I-recognize ko rin yung mga nagsimula nung araw. Yes. Hindi lang si Francis M. Hindi lang ako. Keepin nyo rin yung appreciation para doon sa mga, yung for example, yung, you know, yung kila Michael B. Yan. Yung mga ganun. Kila Lady Diane. Yan. Yung mga Lady ganun. Diane. Yeah. Yan na nagsimula din at sumunod sa bilang ng mga artist na, you know, na naghirap din na to put their juice where the juice at, and then to create their artistry for them and for you proudly. So yun yung naglatag talaga nung araw para matanggap yan ng tao. Ikaw, anong opinion mo sa usaping ito? I-comment na lang sa comment section para ating mapag-usapan. At yun, abang-aba na lang sa mga paparating na hip-hop content related to Pinoy hip-hop. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Shoutout nga pala sa mga sumusunod. Peace!